maximum. Pero wala ko naalala with among speaker na pinamemorize na natin sa napakandang mula din. Yan yung pag-ibig sa tinubo ang dupa ni Andres Villipasio. Meron ko bang panukala ang ating kaibigan mula sa Partidist ng Bataan na itong napakandang mula na ito. Very patriotic point. It also be studied in the same way that students study may proposal po, Mr. Speaker, na ang mga turo at mga sinulat ni Bonifacio at pati ang kanyang buhay ay dapat isama na sa ating kurikulum. The same way na ngayon po ay tinuturo ang buhay ni Cereza sa ating mga pamantasan. At napaganda po itong tulad ito, aling pag-ibig pa ang higit kaya pagkatalisay at pagkatakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. I think those lines reverberate in a way that is even more touching than the Pinuto ni Diyos o Agatho sa Rizal. Mas malalim, aling pag-ibig pa, malaga nga, malaga, makanda po ang kanyang salita. Ngayon, ang panukala ng ating pero siyempre, kailangan din makaralan yung kanyang kamatayan. Alam mo po din naman na dito'y napanggit ng bahagya na mag-interpolate ang ating kaibigan mula sa Valenzuela, Congressman Gat Dunipundo ng Valenzuela. Pero pag-aralan ng buhay, I am just worried, Mrs. Speaker, that if we stand the death of Bonifacio, as already suggested, we might delve into something very delicate, the class between the leadership of Andres Bonifacio and the emerging rival, Emilio Aguilardo, whom Bonifacio recruited less than a year before the execution, quote unquote, of Andres Bonifacio under the leadership of then dictator Emilio Aguilardo, who won in the election of the Heroes Convention, if I'm not mistaken. Paano ba natin ito mariresolba? Yung kanyang classic conflict, ang hindi malilito, yung mga kababayan natin, kung sino ang papanigan. Emilio Aguilardo ba? O Andres Bonifacio? Bakit hindi man pwede pareho sa mga tama dito sa pangyayari ito? Una po, Mr. Speaker, that speculation has been going on for several decades already. And it has been a subject of debate between historians. Naging interesante ang mga pag-aaral ng Kirchner. Pero sa tingin ko kapag magkaroon tayo ng conclusive study regarding this issue, instead of further dividing the country, sa tingin ko naman after a century, ang maaalala ng tao bayan, hindi yung alita, hindi yung legacy ng parehong bayani sa ating bansa. At hindi ko sabihin ang pagpanik kay Bonifacio, pareho sila bayani ng revolusyon. Kung meron man dapat na i-clarify tungkol sa alitan, sa tingin ko, handa tayo, lalo na yung bagong generasyon. O naman yung naging resulta ng araw na ito. At pati yung mas ma dapat timbangin ay yung araw na inigay nila para sa revolusyon 1896-1898. Alam niyo yung usapin na yan, alitan na yan, kulang. Bakit meron yung dalawang magkapatid, parehong naging general at nakakabiti. Yung isa si General Mariano Alvarez, yung tinatawag natin GMA ngayon. Pero meron siya sa kapatid, ang pangalan naman, General Santiago Alvarez. General Mariano Alvarez pumangin kay Emilio Aguinaldo. Ang Santiago Alvarez pumangin hanggang sa huli kay Andres Bonifacio. Pero po isa napakagandang libro na aking nabasa many years ago. In fact, I gave a copy of that book to our speaker, Sandy Del Monte, because that book was almost like a diary of what happened from the time that Bonifacio was recruited by Aguinaldo. So when they traversed not only the Pasig River, but the mga
عندنا لحام بنروح نحمر، لما بنجيب ماي بنرص تاليغاس، لما بنجيب نعمل بلارا، يوم عندنا انسد عندنا نشوي باش نعمل بلايون، يوم طوليان ريفر لما بنجيب يوم يجي نطلع نعمل نبيت لبانا، كرم بابا بيرون اتشتر اتشتر. لما حكينا في الدنيا بيرو سنتر يعني بانيك Gracias.
episode po na yan ay popular na tinuturo sa ating mga panganayon. Pero sa aking talumpati po, pinabanggit ko na Bonifacio ng 2013 elections. Hindi yan sana yung maaaring maling pamenda ng kapatangan. Bukod pa sa pagpili ng ating mga leader tulad ni Bonifacio, dapat ako ng kapatangan aktibo, halimbawa sa nation building process, sa iba pang paraan at magdulong para sa ating panyo. Pero higit sa specific na tanong ating kasamahan, yung nangyari doon sa election sa Cavite, ay pwede nga maging parang aral higit sa ano yung nangyari ng panahon na yun. At sa tingin ko, kung ano yung application niya yung election system natin ngayon, ay maaari na pahagyaw na lang na aral higit sa behavior ng mga tao or kung ano yung motivasyon kung bakit naganap yung trial na hirap ni Bonifacio ng panahon na yun. Salamat po. Ngayon, napagkit din na natin kay Bigger mula sa party ng isang kabataan na kung nabubuhay si God bless Bonifacio, meron siyang sasabihin tungkol sa presensya ng mga dayuhang puwersa dito sa Dr. Ramon Gonzaga. Ano kaya, Mr. Speaker, ang magiging opinion ni God bless Bonifacio tungkol sa pagsakop ng China sa ating teritoryo sa Mystic Rim, lalo na ating exclusive economic zone? Katingin ko po, isa po siya sa mga binigay ng kanyang opinion at hindi na opinion. Puro tulad din niya yung pag-iimasok ng mga pwersa. Pwersa ng China? Ng mga pwersa na bagay ng ating kasama. Ang pwersa ng China? Opo. So, sigurado tayo na pupundin na din niya. Siguro kung ganun po, sasamahan niyo ba si Kat Andres Bonifacio sa pagpundina sa China sa kanilang pag-iimasok sa ating higit po sa usaping niya, tama po. Dapat na pamunahan niya yung Bonifacio at suportahan natin ang Pilipino. Yung kong kanilang presensya doon sa Scarborough Shoal, na panagap Shoal na tinatawag natin, o Baho de Masinlong, yung presensya ng ilang barko ng China na hanggang ngayon ay natin pa rin, ang tingin niya dapat po ba ikundin na natin yan katulad ng marahil sigurado at ikundin na yan ni Kat Andres Bonifacio. Hindi po yung sa agresibong aksyon na yan pati behavior ng Chinese forces, hindi po dapat ikundin na hindi. At ito po nakaraang summit sa Cambodia na maraming nagsasabi na mukhang nanghimasok na gusto ang China dito sa summit na ito na siyang naging dahilan kung bakit yung presidente ng Cambodia na si Hun Sen ay nagbigay na payag na mayroon na ng consensus sa mga bansang Asia na dapat hindi ma-internationalize. Yan po ginamit ang termino. Hindi ma-internationalize itong problema nito na sinalungat naman sa agad ng ating presidente Ninoy Noynoy Aquino. Ano po masasabi niya na pag-iimasok ng China doon sa summit sa Cambodia? Mr. Speaker, sa tingin ko kung ano man yung mga specific events or actions na ginamit ng ating kasama, ang magiging pamantayan ng Bonifacio ay ang paglaban para sa isang defensive foreign policy. At kung sa tingin natin ay ang aksyon na yun ng China sa Southeast Asian Summit, ay hindi para sa nating interes dapat tutunan. Sa tingin ko, ito rin ang gagawin ni Andres Bonifacio. At tingin niyo po ba, si Andres Bonifacio ay tututol din sa patuloy na pangmumuli ng China sa ating bansa sa maraming larangan kasama natin ito sa tinatawag natin West Philippine Sea. At tingin ko, hindi lamang sa China, kundi sa lahat ng muli na nangiimasok sa ating mga pang-domestic na usapin niya. Sa ngayon po, pagdating sa mga balita, ay isa lamang po ang bansa na tinatabangin ang nagbubuli sa aking pag-alam. Para po sa akin, hindi lamang China, pati yung sama sa ng Estados Unidos, yung persa nito sa aming bansa, nasa balita rin yung pagkakawa ng mga toxic waste. Maraming salamat. Ito po, ako ay mabasa
salamat sa ating kaibigan at sa Martinez Kapatanan. Mr. Speaker, I'd like to thank you for this opportunity. And once again, we would like to congratulate our colleague, Martinez Kapatanan, for this very timely dissertation on the life of Andres Bonifacio. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Speaker. For the